So, those are the steps that we will be taking. Do not worry, when it comes to the LGUs, kayo naman ay hindi namin basta sasagasaan na lang namin yung project, bahala na kayo. Hindi namin gagawin yun. Unang-una, pag-aralan natin, it will be a very... kayo mag-a-approve nito, hindi naman ma-approve ito kung ayaw ninyo. Kayo mag-a-approve nito, nakukuha ng 10% ng Candaba Swamp na para paglagyan ng impounding. Ngayon, kung may ma-displace dyan, I will personally guarantee each and every single one of those farmers na lalagyan natin sila sa ibang lugar as equally as good, na hindi naman sila mahirapan, hindi naman sila malugi dito sa bagong sistema. So, that I think is the situation as we find it in the very short term, in the medium term, and in the long term. Now, we were talking about infrastructure damage. Okay na tayo sa DSWD. Dole has also the tupad na meron kayong sick men if you want to. Yes, Mr. President, magandang umaga po at magandang umaga po sa ating lahat. Sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, nakahanda na po yung pagmamahagi ng tulong po sa dalawang programa. Una po yung tupad, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers at displaced workers. Meron na po kaming alokasyon na humigit kumulang po mga 66 na milyon na makikinabang po ay humigit kumulang 14,000 residente doon po sa mga heavily affected na areas. Karagdagan po rito, meron din po tayong naiukol na amount para naman po sa Dole Integrated Livelihood Program. At ito po mga 7 local government units po sa lalawigan ng Pampanga mabibigyan po ng assistance. At patuloy po yung aming profiling ng mga naapektuhan. Initial po ito na aming intervention at kami po ay nakahandang umalalay, umantabay upang makabaman po yung ating mga kababayan dito sa Pampanga na naapektuhan po nung nakaraang bagyo. All right, thank you Sec. Benny. Sige, I think that covers most of the issues that the flood has brought us. We have to continue yung assessment kasi alam ko kulang pa ito hindi pa kumpleto. Pati sa agri, pati sa infra. Kailangan natin we'll tignan na mabuti. Update, sir. We'll give you an update. Ariel, you have also a report. OCD. Sa OCD. Good morning, Mr. President. Good morning. We're supposed to report on the effects and interventions, but much of them have been fairly discussed already. So, if all I right. may, sir, can I just discuss the post-disaster needs assessment? All right. Total, nandito po yung ating mga local chief executives. So, as one of the most important ways forward, yung pagkandak po namin ng post-disaster needs assessment wherein the regional directors of the line agencies such as the DPWH, DOLE, of course with the guidance of the OST, mag-uusap-usap po yan and then to identify the long-term solutions aside from the ones discussed already this morning. Importante po yan because the end document, the recovery plan will be officially presented and approved by the NDRRMC for funding purposes po, so that we will be able to tap the NDRIM fund of the President. Yun po importante, sir, so that within 2 months, magawa ho natin yun. Although, on record, mga 4 months po inaabot. So we need the help of the LGUs, NEDA, and the other national government agencies to fast track. Yun yung importante, which will include yung mga diniskaso natin. A more thorough official discussion on the alternatives which will be presented to the President. Anong nangyari dyan yung request for 5,000 kabans? Saan nag-request? Who made the request and to whom? From the province? Ano po, Pineda.
Actually, for delivery na yan, na-approve ano yan. So, wala pa pong delivery, yes, sir. Oh. 3,000 po yung na-approve doon sa request pa. Hmm. 3,000 bags? Out of 5,000, 3,000 po yung na-approve, sir. So we have already a total of 121 million pesos na po yung worth of assistance. So from the governor, nag-request po sila ng additional 3,000, and then Secretary Teodoro already committed last week, and in transit na po yung 2,000. No? So that's the 3,000, hindi pa natin, yes, makompleto yung 5. Hindi pa, but we can do that. Pa. Yeah, let's work on that. The agri assistance, the DA kami will take make sure that mabigyan ng assistance, both in terms of support, in technical support, at saka sa the issuance of seedlings, of new seeds for kung hindi na kayang habulin ang season. Will other yung high value crops at saka livestock, yun ang, yes, panghabol natin, pwedeng makabawi diyan. Infrastructure, yun, we'll wait for your assessment. This is what I always say. I know hindi pa kompleto ang mga report ninyo, pero kung ano meron kayo, padala mo na sa amin para makapaghanda na kami. Just keep sending your reports. Lagay nyo lang, this is not yet the complete report. Yes, sir. Para alam namin. But makita na namin where it's headed, what the numbers are, para makapaghanda na kami sa national. Okay. Sir, they've also submitted a list which is not included in the PowerPoint presentation. Requests such as boats, and as mentioned, sleeping mats. Marami pong detalye. Sleeping kits, hygiene kits, modular tents, sandbagging operations, jerbicans, rubber, and additional, pati ho yung, may nag-request, but we don't know yung generator sets, but we will check kung sino po yung nag-request. Hindi na? Okay. Ihahabulin na lang po namin yung sacks of rice. Actually, nag-prepare ho kami ng 6,000 eh. So we will just at least it's nakatabi na yan. Okay. Naka-reserve na yan for Pampanga. Opo. Sige, right. Magre-ready na po kami ng dilata for, para sa. Oh. Yes, sir. Ma-match na po namin ng dilata kada. Thank you po, Mr. President. Salamat. All right. That's so far what we have. Is there anything else that especially the sinasabi ng Secretary po yung sige, tignan natin kung yes, San Antonio Medi, siya kaya mas let me just remind everyone that the location of the impounding water impounding is not a political decision. It is a decision made for us by nature. Hindi kailangan natin sundan ang takbo ng lupa, ang takbo ng tubig. Hindi dahil pabor yung isa, pabor, malapit sa presidente yung isa, hindi, that doesn't work that way. Hindi natin pwedeng pagsasabihin, kami, papayag kami, malalagay na lang natin dyan. It doesn't work that way. We have to look at the terrain. We have to look at the where the water is going to go, where does it release. Yun ang magde-decide para sa atin kung saan dapat ilagay ang impounding yung collection pool. So it is not, again, like all natural phenomena, this is not a political decision. It is a decision made for us by nature. So susunod lang tayo sa kung ano yung pinakamaayos para talaga masolusyunan natin ang problema. But again, you know, I will remind you once more that the greatest champion that you have for LGUs is your president, because I come from the LGU. So
do not worry. Basta't meron kayong kailangan sabihin sa, if there's an objection, o may problema, o merong whatever, mas magandang suggestion, sabihan ninyo ko, nakikinig kami lagi sa LGU. Because kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang mga pangyayari. At saka siyempre, yung mga local, alam nila, sasabi dito nagbabaha, hindi dyan. Ba't kayo maglalagay ng dam dyan? Dito yung baha. Kayo magsasabi sa amin, tungkol especially at that level, at that scale. So huwag kayong mag-alala, hindi namin gagawin ito na bahala na kayong lahat. Basta gagawin namin ito dahil sa national. But once again, we are constrained by the nature of floods and of climate change. Wala na, napilitan tayo. We just have to do some of these things na before hindi natin kailangan gawin. But now, we have to do them already or else paulit-ulit na lang itong sitwasyon na ito. Anyway, is there anything else that anybody would like to bring up? Mga mayor natin, meron pa ba tayong pag-usapan? Please go ahead. Good morning po, sir. Good morning. Sir, apalit Mayor June Tetangco po. Katabi ho nung San Simon na lumubog po. No? So, ang concern lang po namin, sir, kung yung MacArthur po, yung portion namin, natapos po yung upgrading at saka naponduhan na nakumpleto po, hindi ho nagkakatraffic ng ganyang kahaba sa NLEX kasi makakapag-divert ho sa apalit yung mga sasakyan. Ang problema ho, hindi po natapos yung daan doon at wala na yatang pondo for this year yung sinasabi po. So, lumubog din po. Pero may portion na pong nataas. Sa akin lang po, sana ma-upgrade na po at matapos na po yung portion na yon. Kung nangyari po yon, hindi nagka-traffic po. Hindi natapos yung project? Opo, wala na daw pong pondo para sa MacArthur Highway. Yun po yung sinabi ho nila. MacArthur Road, sir, yun. Kasi yung funding ng DPWH yearly pag-upgrade. Oo. Portion na iwanan pa, konti. Gaano kahaba? Sir, DPWH, gaano pa yung from San Simon Mr. na... Mr. President, multi-year po kasi yung funding. And then yung remaining, funded na po ng 2024. Pero binigyan na namin ng instruction yung contractor na ituloy na niya yung oh, okay. Kung nagawa po yun, Mr. President, hindi po nagka-traffic ng 6 na oras doon kasi madadivert po yung mga sasakyan sa MacArthur po. Okay. Yeah. Okay, kaya gagawin na. Thank you po. No. Thank you, sir. It's already in the next budget. Apo. Oh, oh. Thank you. Last year, wish that... Sige, go ahead. Sige lang. Yeah. Mr. President, marami pong salamat. Kasi may proposal po kami sa Santo Tomas, right in between San Fernando and San Simon. Magkaroon din po ng NLEX interchange at 80% completed na po. Kung ma-fast track po natin, baka maging alternate route po ng NLEX before upgrading po ng San Simon para tuloy-tuloy po ang NLEX. Yun lang po, Mr. President. Alright, so yung public works, meron mga kailangan meron tatapusin. Yeah. But hopefully, kailangan, kalsada laging kailangan yan. Pero hopefully, hindi na natin kailangan gamitin yun dahil pagka nagkabaha. Dahil yung NLEX nga, tataas na. So, lahat ng problema yan, mababawasan. Yung NLEX naman, yung hindi naman nagka-problema yung NLEX. Yung tubig. Hindi nasira yung NLEX, kaya naharang. Yung tubig. Tubig. Yung tubig ang nagharang dun sa NLEX. Yung NLEX maayos ang ano. Kung nakatrack ka nga, pwede. Pero that's why we have to identify the problem if we are going to solve it. 'Di ba? Wag natin ako parang iniisip ko, ayusin natin yung problema. Yung problema, nababaha yung NLEX. So ang solusyon, itataas natin yung NLEX. So hindi bale, but we'll still continue. Nasa budget naman natin yung nasa public works na yung mga budget doon sa mga surface roads. Oo, doon sa mga surface roads na kailangan na just in case mangyari ulit, God forbid mangyari ulit, meron na tayong alternative routes na sinasuggest ni Congress Huban. I'm sorry? Mike. Meron ba? Meron pong good news.
Hindi po kami puro bad news. I would like to publicly invite you po to inaugurate po our Masantol Delta Bridge. That is 800 million pesos po, spanning the left and right bank po of the Pampanga Delta. So finishing po sana by December. Sana po, may good news naman po kami para sa inyo. Opo. And I would like to thank you po kasi naumpisahan po yan with President Duterte. Yeah. But the main bulk po ng construction was done po during your term. Yeah. So we will cut po the ribbon together po sa Masantol. Sige. Hopefully po sa December. All right. Okay. Pang Merry Christmas. Good news naman. Oh. All right. Okay. Okay, sir. Anybody, okay, anyone else? All right na tayo. Medyo sir, maayos na ang ating alam na natin yung gagawin. Oh, sige. So, anyway, let me again, we will just go through it again para maliwanag. Yung dredger, yun ang ating short-term solution, short-term response, immediate response rather. In the medium term, we are talking about NLEX and patataasin natin para hindi na mabaha, hindi na maulit yung nagkatrapit na masyadong makapal. And then, balik tayo sa pagplano ng ating mga water impounding projects para, yun ang may dagdag pa yan eh. Pagka water impounding project, kasama na dyan, may irrigation yan, magagamit natin yan sa irrigation, magagamit yan sa flood control, pati sa freshwater supply ng mga bayan. So, but there is a way to do it. There is a way to do it na hindi masyadong ano. Ngayon, hindi natin pababayaan kung sino man ang ma-displace doon sa Candaba Swamp in case na makapag-agree tayo kung ano yung area kung saan nilalagay yung tubig. Pero I'm sure na pagka magkaroon na tayo ng specific project, you will be grateful for having that impounding project dahil meron kayong very good water supply kahit tag-araw. That's the idea. All right. Okay, thank you. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat po, Mr. President.